Ang pamagat, Jesus is our Sabbath today. Si Jesus ang ating pinapangilinang Sabbath ngayon. Ngayong araw na ito, September 20, noong 1519, isang Portuguese na navigator, si Ferdinand Magellan, ang umalis sa Espanya upang hanapin ang ruta patungo sa Spice Island na ngayon ay bahagi ng Indonesia. Sa dalawang taon na paglakbay niya, ay nakarating siya noong Marso, nakarating siya sa Pilipinas, sa Cebu. Matapos ang mahaba, nakakapagod, at talagang napakamapanganib na paglalakbay niya sa kanyang mga galyon na dala-dala o mga barko. Subalit si Magellan ay Marso nakarating sa Cebu, pagdating ng April 27, 1521, siya ay napatay sa pamamagitan ng isang may lason na kalasok mula doon sa mga tribo na pinamumunuan ni Lapu-Lapu. Kaya natakpuan ni Magellan ang kanyang resting place sa soil ng Philippine Island. Subalit, itong kanyang resting place ay hindi naman ayon sa kanyang pagpayag. It was without his consent, ano? But there is a resting place na kung saan lahat tayo ay dapat nating naisin at nangangailangan ng ating pagpayag para sa safety ng ating mga kariluwa. At ito yung ating topic na pag-aaralan natin ngayon, na babasahin natin sa Hebreo 4, sa Hebrews 4. Ikaapat na kabanata. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyo na hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayo mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hinding-hindi sila makapagpapahinga sa piling ko. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ng sanglibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa 7th araw. At sa 7th araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi nila kakamtan ang lupaing aking inihanda upang doon sila makapagpahinga. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. Kaya't muling nagtakda ang Diyos na isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas na mahabang panahon, sinabi sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng ganap na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa 7th araw, meron ding kapahingahang nakalaan sa mga taong nananalig sa Diyos. Sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mag-isa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya.
Itong ating binasa ay itong Hebreo, ito po ay sinulat, maraming mga hakahaka kung sino sumulat ito sapagkat hindi nakalagay kung sino sumulat. Pero inaakala na ito ay sinulat ni Barnabas at sulat ito sa mga taga-Roma. Si Barnabas or si Bernabe sa Tagalog ay kasakasama ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay sumulat sa mga taga-Roma at later on ay sumulat din pala itong si Bernabe. Kaya ang sulat sa mga taga-Roma sa New Testament ay dalawa. Yung pamagat na Roma at itong Hebreo. At ito ay ang dahilan kung bakit ito sinulat, mga kapatid, ay sapagkat ang problema noon ay yung apostasy or pagtalikod sa pagtaliwaka sa ibang mga salita. Doon sa mga mananampalataya, kabilang na rin sa iglesia. At sinulat ito upang sila bigyan ng lakas ng loob. Na dahil sa kinakaharap lang, panahon na si Emperor Nero, ang napakamabalasip na emperador ng Roma, na nagnais lipulin ang mga Kristiyano. Ibinintang sa mga Kristiyano ang kanyang pagpasunog. Pinasunog niya yung siyudad ng Roma para makalikha sa isang magandang tula at makagawa ng larawan noon. At ibinintang ito sa mga Kristiyano. Yan ang si Emperor Nero. At ito'y sinulat upang ang mga mananampalataya ay mag-move on sa maturity. Sa usapin naman ng theological na pagkaunawa at practical obedience, ito ang makikita natin marami dito sa aklat na ito. At meron ding problema rito na nawa hindi maging problema natin. Ina-address kasi rin dito yung iringan or friction sa pagitan ng mga membro na iglesia at ng namumuno sa kanila. At ang emphasis ng Hebrews ay yung mga tunay na mga mananampalataya, meron silang taglay na eternal salvation. Sapagkat sila ay nagtitiwala sa isang buhay na tagapagligtas na palagi ang namamagitan o nag-intercede para sa kanila. At ang writer na ito ay maingat niyang ipinoint out na ang kumpiyansa na ito na meron tayo, eternal salvation, at ang ating Savior ang nag-intercede sa atin, hindi naman ito excuse para tayo ay magkasala. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon, ng Diyos, ang kanyang mga anak. May binanggit dito yung sinasabi doon daw sa Salmo ni David, yung po ay sa Psalms 95. Doon po kinuha talaga ito ng Hebrews 4, na kung saan ay yung iba itinuturo lang, yung Kanaan ay picture daw ng heaven, hindi po. It is an earthly inheritance. Si David ay nagsasalita ng, kasi nangyari yon, yung kinukwento to Psalms 95 ay nung panahon ni Moises. And then 400 plus years later, isinulat yun ni David. Kaya may binabanggit siyang kapahingahan, hindi kagaya ng rest nung sila'y pumasok doon sa Kanaan. So yung Kanaan ngayon ay maaring sa ating panahon ay magre-represent ito doon sa ating present spiritual inheritance sa ating Panginoon sa Kristo. Pero meron ding future na mamanahin na ipinangako ng Panginoon sa atin. Isang halimbawa dyan, yung sa John 14. Sa Juan 14, 1 hanggang 3 ay, di ba sinabi doon ng ating Panginoon sa Kristo? In my Father's house, sabi niya, there are many mansions. Kaya sabi niya, sa verse 1, huwag magumulimahana, no? Huwag kayong mag-worry, huwag kayong matrobo lang yung mga puso. Yun ang sinasabi niya, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. At dito mismo sa Hebrews 11, verse 16, sabi roon, ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, yung daw mga heroes of faith, yung mga mananampalataya sa Old Testament. Meron silang ninanasa na lalong magaling na lupain, alin yun? Sa makatulbagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Merong city
na nakaprepare sa mga mananampalataya. Kaya ito pong Hebrews, itong book na ito, napakayaman po nito sa mga theological insight at mga pastoral encouragement. Pero marami din itong masasabi sa modern day church at pangunin sa lahat, ito po ay nagsasalita para hamunin ang mga Kristiyano sa kanilang buhay na magpursige, magpersevere upang sila ay hindi mapagaya sa mga ilan na nangahulog na mula sa Panginoong Diyos. Ngayon, may mensahe po na ipinaparating sa atin at ang mensahe natin ay nasa verse 9. Hebrews 4 verse 9. May natitirang pangang isang pamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ito po ay general conclusion. Ito pong discourse na ito ay nagsimula sa Hebrews 3. Kaya binasa ko yung Hebrews 3 ng ating scriptural reading. Hebrews 3 verse 1. At naging conclusion ay itong umabot sa Hebrews 4 verse 9. Ito pong Sabat, kasi yung Sabat, salitang Hebrew yan eh. Sa English, rest. Sa Tagalog, pamahinga. The Sabat points forward to the rest, yung kapahingahan na natamo sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay at ng kanyang pag-akyat sa langit. Ang sabi sa Hebrews 10, pwede natin buksan ang ating mga Bible doon, sa Hebrews 10, verse 1, at tatalon tayo sa 12 hanggang 13. Sabi sa 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng maubuting bagay na darating, hindi ang tunay nararawan ng mga bagay, kailan pa man ay hindi maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. So yung pong ceremonial law, itong tinutukoy itong kautusan eh, anino lang daw ng maubuting bagay na darating. At ang larawan po niyan, ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang katuparan niyan. At sinasabi rito sa verse 12, ngunit siya, ang Panginoon Jesucristo daw, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Kaya tayo po ay wala ng kagaya ng mga, kung magbabasa ka sa Bible, sa Old Testament, marami itong mga seremonyas na ginagawa sa pananambahan, mga paghandog, ginawa na po ng ating Panginoon Jesucristo yung paghandog na ito. Siya yung naging handog, siya rin yung pari na naghandog na kanya sarili, sarili din yung kanyang inihandog. Kaya lahat po, tinapos na ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya tayo naghihintay na lamang ng second coming, na kung saan yung sinasabi nitong pamahinga na bigay ng Diyos, yung rest na pag-aari ng Diyos, ito po ay lubos na magmamanifest. At sabi nga sa Revelation chapter 22, verses 3 hanggang 5, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ang kordero ay naroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay nasa sa kanilang mga noo at hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi na nangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila'y maghahari magpakailan kailanman. Ito po ang maranasan ng mga mananampalataya. Tiyak po ito dahil sinabi ito sa salita ng Diyos. Ito yung dapat na magudyok sa atin upang maging masigasig sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sapagkat mayroong tiyak na nakalaan para sa ating mga mananampalataya. Until that day, ang mga mananampalataya po tayo ay tinawag na pumasok sa kapahingahan ng ating Panginoon Jesucristo. We are called to rest in Christ's salvation at resist natin yung mga temptation na tayo ay mag-fall back doon sa works righteousness. Marahil yung ilan sa inyo ay hindi pa napakinggan na may mga nagtuturo kasi na para maligtas ka, kinakailangan ay talagang sumunod ka sa kautusan, magsumigasig ka, para kay maligtas. Pinagkaloob na po sa atin ang kaligtasan. Ang Panginoon Jesucristo na ang gumanap ng mga dapat natin gagawin. Kaya nga sabi sa Galatia 2:16, bagamat naalaman ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo.
Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo aring ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aring ganap ang sinumang laman. At sinasabi sa chapter 3 ng Galatia, chapter 3 verse 10 hanggang 14, sapagkat ang lahat na nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos. And so on and so forth. So ang punto lang dito mga kapatid ay yung sumpa, inalis na, wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Kasi lahat ng tao nasa ilalim ng sumpa sapagkat hindi makasunod sa lahat ng sinasabi sa kautusan. Yeah? Kaya ganyan ang habag natanggap natin sa ating Panginoong Diyos. Yung sinasabi rito sa ating mga mananampalataya, pag sinabi kapahingahan ng Diyos, alam tinutukoy Diyos. Sa panahon ngayon, o dahil tayo ay hindi pa natin lubos na nakapasok doon sa kapahingahan na yun, ay yung kapayapaan sa Diyos, yung confidence of salvation, yung pag-rely natin sa lakas ng o sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, yung assurance ng future heavenly home, yan po yung nakapaloob doon sa kapahingahang sinasabi rito. At ngayon nakikita natin, no, sinasabi doon sa kasulatan, ang Panginoon, ang Diyos, no, siya ay matapos na siya ay gumawa, no, 6 days of creation, doon sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Hindi po dapat isipin natin na ang Panginoon Diyos hindi na kumikilos, ha? Mali po yun. Ang sinasabi lang, doon sa works of creation, tinapos na in 6 days. Wala na pong lilikain pa ang panibagong species or panibagong uri ng creation. Wala na po. Kompleto na nalika ng Diyos. Kaya kuminto na po ang Diyos ng pag-create. Pero ang Diyos nagpapatuloy sa kanyang pagkilos doon sa kanyang providence sa atin. Nagpatuloy siya nagbibigay ng buhay. Patuloy siya nagbibigay ng kalakasan. Patuloy na sinasagot ang ating mga dalangin. Yeah? Patuloy tayong pinag-iingatan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa John 5 na ang aking ama, hanggang ngayon siya'y gumagawa. Kaya ako rin naman gumagawa. At yung tinutukoy ng Panginoon sa Kristo doon ay tumatawag, patuloy na nagliligtas, patuloy na tumatawag ng mga hinirang sa kaligtasan. Hindi humihinto ang Diyos sa pagtawag sa mga maliligtas, sa mga iniligtas ng kanyang mga anak. Ngayon, ang anak, ang Panginoon sa Kristo, siya rin ay tinapos na rin niya. Alin tinapos ng ating Panginoon sa Kristo? Tinapos na rin niya ang gawa ng new creation. So may old creation, kabilang tayo doon sa physical. Pero merong new creation na tinapos na rin ng ating Panginoon sa Kristo. Spiritual po yun. Kaya nga sinasabi sa, saan ba yun? Sa 2 Corinthians 5, 17, yung sinasabi doon na if anyone is in Christ, a new creation, sabi doon. Kaya yung mga Hudyo at maging ang mga Sabadista, sila po ay nagpapahinga, meron silang Sabat in na nagsisignify doon sa old creation. The Jewish rest day signifies the old creation. The Christian rest day signifies the new creation. Kaya po, kahit yung araw magkaiba eh. Sila, Sabado, dahil yun yung ikapitong araw, tayo, Linggo, dahil yun ang unang araw. Dahil yun yung araw na ang Panginoon Kristo ay nabuhay na maguli, tinawag natin yung Day of the Lord, ang araw ng Panginoon. Sapagkat kung hindi siya nabuhay na maguli, ay walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Tayo ay miserable, wala tayong kaligtasan. Kaya, kada Linggo, kinakumamirate natin ang dakilang araw na yan. So, ano ang ating gagawin? Kasi may sinasabi rito, meron natitira pang isang pamahingang Sabat na naukol sa atin bilang tayo bayan ng Diyos. So, meron tayong pinapangilin na Sabat, pero meron tayong papasukang Sabat. Meron sinabi rito, dalawa, sa
Una yung let us fear. Sabi sa English kasi let us fear eh. Pero sa pangalawa, let us labor. Ito ay mabasa natin sa 9. Patuloy. So, there remains therefore a rest for the people of God. For he who has entered this rest has himself also ceased from his works as God did from his. Sabi sa verse 11, let us therefore be diligent. Sa iba kasi, let us labor. Eh. Dito naman, be diligent to enter the rest. Yeah. So, dalawa. Let us fear and let us labor. Ibig sabihin na, bakit dito diligent ang ginamit? Yung pagpapagal kasi, ang nun, may kasipagal. Kung hindi ka masipag, hindi ka naman magpapagal. Kaya halos synonymous lang yung dalawa na yun. Ano? So, let us fear. Sabi sa verse 1, let us fear lest any of you seem to have come short of it. May pinangako na Sabat na papasukan, pero kinakailangan natin kumilos. Tayo matakot, tayo gumawa. So, let us fear. Dito po ay tinuturo sa atin na ang ating buhay Kristiyano, ang ating pananampalataya, ang pagkilos ito, kasi ang pananampalataya natin buhay. It is a living faith. And therefore, dapat mag-manifest ito sa ating mga pagkilos. Tayo ba ay tunay na mananampalataya? Paano nakikita sa atin ang pagiging mananampalataya natin? Una, bilang mananampalataya, sinasabi natin mananampalataya tayo, paniwalaan natin na sinasabi ng Panginoon Jesucristo at yung mga sinasabi na ikilos natin, yung mga tagabilin sa mga believers, sa mga Christians, ang Panginoon. So, papakita natin na tayo nagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo ay ginagawa natin ang kanyang mga sinasabi. Pero sa mga hindi pa mananampalataya dito, baka meron pang hindi mananampalataya, may sinasabi ang ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 11:28. Matthew 11:28. Ang sabi doon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kay aking papagpapahingahin. So gusto mo ng sabat, gusto mo ng kapahingahan, lumapit ka sa Panginoon. Ano ba yung kinapapagalan ng tao? Ano ba yung nabibigatan siya? Pangunay mga kapatid, kasalanan. Yan ang nagpapabigat sa tao. Yan yung inilalarawan doon sa Pilgrim Progress, no, sa paglalakbay ni Christians. Napakabigat ng dala niya. No, nagre-represent sa kasalanan. Mga alalahanin sa buhay. Mga pasanin. Eh, pag may kanyang ka, lahat naman meron talaga. Nag-aalok ang Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Maranasan mo ang kapahingahan. And itong kapahingahan na ito, it is salvation rest, mga kapatid. Ang Kanaan, no? Yan po ay rest para sa Israel. Pero yan po ay para sa atin, spiritual rest na matatagpuan natin sa ating Panginoon Jesucristo kapag tayo ay sumuko sa Kanya. Kapag tayo napailalim at nag-aral tayo sa Panginoon, nagtuturo siya sa atin, makikinig tayo sa Kanya, susundin natin siya sa pagitan ng ating pananampalataya, at i-enjoy natin yung submission rest, eh magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Hindi na tayo mabibilang sa mga kaaway ng Diyos. Hindi na tayo paghihigantihan ng Diyos. Romans 5:1, there is peace with God. And pangalawa, patataglay natin yung peace of God, kapayapaan ng Diyos, tataglay natin ayon sa Philippians chapter 4, verses 6 to 8. At ito sa pamagitan lamang ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsasagawa, kasi yung pananampalataya nakapaloob din yung pagtitiwala, no? Yung commitment nakapaloob din diyan. And sinasabi sa atin sa verse 3 para tayo makapasok sa kapahingahan. It is by believing that we enter into rest. Kaya sa pagsunod sa Panginoong Diyos at magitan ng pananampalataya at isuko natin ang ating kalooban sa Kanya, eh makakapasok tayo doon sa kapahingahan yun na tinutukoy sa atin ng banal na kasulatan. No? Ang mga ilang mga nasasabi mga Kristiyano, mga kultong reliyon, eh sila na talagang nakakaranas sila ng kabigatan. Hindi lang ng kasalanan nila,
kasi wala silang kapatawaran ng Panginoon, kundi kabigatan ng pagsunod nila sa mga kautusan na nakasulat sa Biblia, sapagkat inaakala nila na sa mga yaon sila'y maliligtas. Hindi mo sila, pag tinanong mo kung ligtas ka na ba, sasabihin sa'yo, mayabang ka. Ay, paano sabihin, sino ba makatitiyak ng kaligtasan? Wala pa naman tayo sa langit, no? Kaya, pero tayo, binigyan tayo ng pangako ng Panginoon na sa pananampalataya na sa Kanya, tinanggap na natin ang kaligtasan. At yun ay dadalhin natin, no? Hanggang, yung kaligtasan na yun ay hanggang doon sa kabila. Hindi po ito kaligtasang pansamantala. Ito po ay eternal salvation ang tinanggap ng tunay ng mga mananampalataya. Kaya napakasarap po ng kalagayan ng mga tunay na mananampalataya. Kaya tayo po ay iwasan natin na magkaroon tayo ng evil heart of unbelief. Kasi binigyan na nga tayo ng assurance yung mga ilang mga tagapagturo ng ibang reliyon, ayaw nila ng assurance of salvation. Kaya sila, masasabi natin na walang pananampalataya sa pangako ng Panginoon, sa sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa John 3, di ba? Ang sabi sa 18, wala nang hatol. Sa mga sumasampalataya, sabi sa 36, ay yung mga nananampalataya, binibigyan ng buhay na walang hanggan. Yung hindi sumasampalataya, mananatili sa kanila ang hatol ng Panginoong Diyos. O, ang linaw naman ang salita ng Diyos kung hindi nila tinatanggap yan, nanganganib talaga sila sa galit ng Panginoong Diyos. At yan ang sinasabi ng sa Bible. So, meron pong warning, mag-ingat tayo. Sabi dito sa Malakas 3, 13 hanggang 15. Ang sabi doon ng Diyos, ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, saano kami nangagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iniingatan ang kanyang bilin at tayo nagsisilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon na mahagbo at ngay ating tinatawag ang palalo na mapalad? Oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangantayo. Oo, kanang tinutok sa ang Diyos at tumatakas. So may mga dating mga mananampalataya sa Panginoong Diyos, parang nagsasawa na sila na maglingkod sa Diyos. Kasi sabi nila, meron nga hindi mga naglilingkod sa Diyos mga yumayaman na nanagana dito sa mundong ito. Kapag ganun daw ang kaisipan, nagagalit ng Panginoon. Ito'y pagsalita ng kalapastanganan sa Kanya na sinasabi mo, walang kabuluhan ang maglingkod sa Panginoon. Meron pong pakinabang ang maglingkod sa Panginoon. Sabihin mo naman, hindi ko naman ito sinasabi. O nga, hindi mo sinasabi, pero nasa loob mo. Kapag nasa puso mo yan, walang pinagkaabi sa sinabi mo sa salita. Sabi nga sa Sepanyas 1:12, at mangyayari sa panahon yaon na ang Jerusalem ay sisiyasatin kung may ilawan at aking parusahan ang mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak na nagsasabi sa kanilang puso ang Panginoon hindi gagawa ng mabuti ni gagawa man siya ng masama. Ibig sabihin, iniisip nila, walang mapakialam ang Diyos sa aming buhay. Ganyan, mga deist. Pero ikaw, baka pwede ka rin mahulog sa ganyan. Dahil hindi mo nakikita ang Diyos, hindi mo nakikita ang pagkilos niya sa iyong buhay, parang maisip mo na ang Diyos naman wala naman. No? Wala naman ako na andun. Parang malayo ka, detached ka na. Wala naman pakialam sa akin ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos mismo nagbigay ng warning. Hindi ka niya aaring walang sala. Kaya matakot ka. Let us fear. At pangalawa, mga kapatid, let us labor, hindi ko na ito elaborate. Ang punto lamang dito ay, ang nais ko lang parating dito, each believer should be diligent to apply himself to hear and heed God's word. Dapat maging masipag tayo na ating ilapat sa ating mga sarili ang mga narinig nating salita ng Diyos, maging masipag tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa pagsabuhay nito. Kaya ang hamon sa atin, do not be a passive Christians. Take action now. Pag Christians, active yan. Renew your effort to work hard for God.
Kaya nga bilang conclusion, today is the best time to find peace with God. Let us enter into His rest. Tomorrow may be too late.